Ano man ang sumbong na dala. Nang maging sexy si Maria Clara. Ayos yung outfit ninyo. Ox na ox yan. Alam ko kung saan galing yan. Anyway, kahapon po, natalo na si Sherry. Wala na, sunog ni si Sherry. Alam na yung style. Magkano ba ngayon, Sherry? 109,000. So, napag-isipan ko na ipasa na muna. Ipasa na kay Yuki. Yuki, kaya mo ba? Kaya, Idol! Baka sa unang round pa lang, talo ka na. Kaya ko to, Idol. Kaya mong paabuti ng 200,000? Yes po, Idol. And then, ikaw next week kung nasunog siya. Kaya mo rin? Madali. Paabuti natin ang mga goal natin, 500,000. Kaya? Kaya. Para pag dumating ng ganong amount, ibibigay natin doon sa talagang karapat-dapat, nangangailangan ng malaking pera, ayuda doon sa kanyang, kung ano man yung kanyang pangangailangan. Okay? For the meantime, Chang Marge. Yes, Idol. Thank you, ah. Thank you doon sa Liches. Thank you, Red. Ay, oo, kay Idol. Pampahealthy yan. Oo nga, maraming prutas. Salamat, Idol. You're very welcome. Kailangan natin talaga ng prutas at gulay, oo. Exercise, uminom na maraming tubig, magpahinga. At 7 at least hours a day, mag-face mask. Para malusog palagi, di ba? At uminom ng maraming tubig. Yan ang nakuha ko sa'yo, Idol. Alam ko, before 9 o'clock, nakakapitong baso ka na yata. Wow! Di ba, Idol? Actually, hindi. Sa totoo lang. Oo. Every day, hindi bababa sa 15 glasses of water. Yun. Tama. Wow! Idol, actually, tatanungin pa lang sana kita, no? Bakit ganyan kakinis yung kutis mo? Kaya ang ganda ng balat. Yung pala yung sikreto, tubig. Totoo. Pag sinisipag-sipag ko, kumabot ako ng hanggang 20 glasses. Grabe! Yun yun. Kaya nga, maya't maya pupunta ko ng CR. Yung partneran mo pa ng Oxy White, Idol. Oh, pwede. Kaya ako nga, ito nakita mo, Idol, pumuputi ako lalo. Tingnan mo si Chang Marx, kumikislap yung kanyang pwede. Yes. Pang detox, favorite natin yan. Totoo. Yes, of course. And now, ngayon, Chang Marx, yes. Bago niyan, sasaya muna sila. Nakalimutan ko na. Pasaya mo natin itong dalawa. 1, 2, 3, and go! Galing! Wow! Very nice. Okay. Kompleto, Ricardo. Pati si cameraman, nagpalakpak. Iniwan muna yung camera para magpakitang suporta sa ating mga dances. Ah, diba? Parang ito si Chang Marx. Ito si MJ. Pwede sa kanilang dalawa yan. Diba? Chang Marx, MJ. Anyway, eh, alam ko naman kayo, eh, puro mga signature. Pero paminsan-minsan dapat magsuto man kayo naman pang ISN. Galing ukay-ukay itong damit ko. Ah, ganun ba? Buy one, take one nga to, eh. Baka United Kingdom. Idol, yung ISN naman, sobrang ganda ng mga laman ng nakakabudol. Talagang ang daling mag-add to cart. Gusto diba? Ko nga yung suot ni, ni Yuki. Oh, di ba? Oo. Maganda. Bagay sa iyan, Chamal. Summer na summer pa naman. Kahit na nag-uulan, mainit pa rin sa labas. Correct. Saka yung headband, ang ganda ng accessories. Magandang kombinasyon. Yes. Ayan sa ISN. But anyway, Chang Marx, ano ba mga abangan ngayon? Naku, Idol, itong una nating kaso ay tungkol sa away ng magkapitbahay. Anak daw ang promotor ng gulo, pero ang amang driver po, yung Romes Baca, na hulihan o nahaluan pa ng espiritu, naku, ng alak, hanggang sa mauwi sa pamamaril. Pero ang nadali ng bala, hindi ang kanilang kinukursonada, kundi yung kapatid nitong PWD pa. May video po, ito panoorin natin. Video.
Tatak malalitan dalam buatan itu kuli rejo. Ayo kelo we, nasupe na anan ng taga de punitian. Ah, iki pa. Ame anak yo. Untagal ti pinawayan mo ti koy. Pinaw. Intagal to ti koy, ya punitian tawon uman. Pinlano yun na. Ang gabi plano kelo we. Ito mo tinutulak na ako to. Batik kayo, batik kayo. Narinig niyo ba yung putok ng baril sa video na yan? May tanong tuloy ako ha, bakit may baril yung suspect? Police ba siya? Militar ba? O may posisyon? Mamaya abangan ang gagawing pag-iimbestiga at aksyon ni Idol Rafi. Nako Idol, sa sunod nating kaso, mapapawaw na sana ako kasi high-tech kasi ang pagpapasahod sa mga SG sa isang bodega ng cable wire dyan sa may Cordova sa Cebu. Kung bakit? Tinitext na lang kasi imbis na may payslip pa ha ang kanilang sahod. Ang tanong, tama ba yan? Kaya eto, high-tech din ang mensahe nila sa agency dahil pinadaan na nila sa iyo, Idol. Panoorin natin. Pimjig Security Agency, kami po ay nanggigigil sa inyo dahil hindi nyo binibigay yung tamang pasahod at 12 oras yung duty namin. Oo nga. Walang 13 month pay. At wala po yung night differential. Tama. Tama. At wala din po yung holiday pay. Abangan dahil sasaklulohan na sila ni Idol Rafi mamaya ha. Kaya naman, sambayan ng keyboard warrior sumanda na dahil narito na si Maring MJ. Grabe! Guys, hola mga keyboard warrior, 4 days na lang po. First anniversary na po ng Idol in Action. Kaya alam nyo nang gagawin, bakbakan lalo tayo sa live stream ng Idol in Action sa Facebook page. Pati rin po sa YouTube channel ng 1PH. Mag-comment po kayo tungkol sa mga kaso. At syempre, abangan rin po ang ayuda ni Idol! Kaya Idol Rafi, ano pa bang hinihintay natin? Salamat siyang Marks at MJ. Ngayon! At ngayon! Ang hinihintay natin, magbibigay ng warning shot, hindi si Kapitana Carol kasi kailangan niya mag-day off, kundi isa pong tanod. Si Carol Kapitana, ito tanod. Okay? Barangay Tanod, Maxima! Warning shot! Idol, warning shot tayo sa Green Future Innovations Incorporated, pabrika ng bioethanol sa barangay Malabo, San Mariano, Isabela, Idol! Bakit? Ano meron? Ano Idol, panoorin ang video. Okay, okay. Yan, matay na rin yung isda, yan o. Oh. Ilog namin. Loob ng barangay Matabo. Nakadumi siya ngayon. Nakikita. So, lumalabas dyan, Idol. Saan galing yung usok? Doon po sa planta po ng bioethanol, Idol. Anong pangalang planta? Green Future Innovation Incorporation po. Okay. Ngayon, may mga ash black, Idol, na pumupunta sa mga kabahayan ng ating mga complainant, Idol. Aba, masama sa kalusugan. Opo. Oh. Anong gagawin natin? Tapos, Idol, yung mga ilog sa kanilang lugar,
namamatay yung mga isda kasi yung nakokontaminate yung tubig. Opo, idol. Tapos apektado lahat yung kalusugan nila, idol. Oo nga, kailangan talaga magawa ng paraan yan, remedyo. Opo. Sige, okay. Meron pa isa? Hindi po. Ang complainant po natin dyan ay sina Leticia Villoria at Kagawad Edgardo Lagi. Kagawad! Opo. At marami pa pong ibang mga taga-barangay Malabo, San Mariano, Isabela, idol. Tingnan natin. Asan? Ayan po sila, idol. Nakikita ayan na. Natin. Okay na. Okay. Opo. Meron pa? Good shot tayo, idol. Good shot. Okay. Good shot tayo kay Chairman Domingo de los Reyes ng Barangay 164, Tondo, Maynila. Ano yung naman ni Chairman? Kahapon lang, idol, na warning shot siya ni Kapitana Carol na nagreklamo si Ma'am Divina de la Cruz kasi yung mga nakikita niyo po sa picture, yung mga kahoy po dyan is kay Chairman. Anong nangyari? Wala na? Wala na, idol. Tanggal na. Okay, good. Natanggal na po. Palapakan natin si Kapitan. Anong pangalan to? Pangalan ulit ni Chairman? May pangalan? Meron po. Anong pangalan? Nasa prompter. Sa prompter? Prompter? Ano nakalagay sa prompter? Marian, pababa. Pababa rin yung prompter, baba. Ang pangalan? Sige, pasalamat mo, Chairman. Nasaan yung picture? Pasalamatan. Pagalitan mo. Marian, yung pangalan, yan. Si Chairman Domingo de los Reyes. Pagalitan mo sila. Sabi mo, ayusin nyo dyan. Ayos po ng trabaho natin. Kinakabahan po ako. Kapitana Domingo de los Reyes, thank you. Mabuhay. Ay, sir, meron pa tayong pasasalamat pong complainant. Pasasalamat. Sige, sige. Ako po, ito po sa papasalamat po sa inyo sa mabilisan pong action. Sa inain ko po sa inyong reklamo dito po sa barangay po namin. Thank you po. God bless. Okay, thank you. Sandali lang. Balita ako, meron ka raw ginawang mga orasyon at anting-anting para hindi ka ka-nervous eh. Hindi nga, hindi. Totoo. Ano opo. Ba meron? Ano ginawa mo? Opo, idol. Naglagay po ako ng piso sa sapatos, kinakabahan po ako. Hindi nga! Tingnan ko nga! Totoo! Naglagay ka ng piso, meron bang ganon? Para saan yun? Opo. Pamain? Opo, idol. Sa? Yun na! Ano yun, pamain, maglalagay ka ng piso sa loob ng sapatos mo para mawalan ka ba? Opo, idol. Nawala ng konti. Nawala. Eh kung isang di mo ilalagay mo sa ilalim ng sapatos mo, di mas lalo. Sapo! Eh kung sinabi mo na sa akin, sana naglagay ko ng 1,000 sa kaliwa, 1,000 sa kanan. Pwede, pwede. Tapos na eh. Tapos na, wala na. Okay. Dapat iwanan natin, idol. Wala na, tapos na. Sana sinabi mo kanina, may 2,000 ka sana. Ang sayang. Sir, may good shot ulit. Ah, may good shot pa? Isa pa. Joke lang. Wala na. Okay. Salamat, Tanod Maxima. Punta na tayo sa ating unang kaso. Po natin si Billy Joe at Gino Aragon, mga kapatid po ng biktima. Yung nakita po natin sa unang video na kung saan hinahabol yung isang biktima after dun sa kaguluhan. Narinig na lang natin yung mga putok ng baril. At yung pong nabaril ay si Joy Aragon, isa pong single mother at PWD at the same time. Magandang umaga po sa inyo, Sir Billy Joe at Gino. Good morning po, Sir Aragon. Una sa lahat, kami po ay tauspuso na ikiramay sa inyo. Salamat po. Pwede ba ang pakikwento sa amin yung kaganapan doon sa video, ano pong nangyari doon? Yung tungkol po doon sa video, idol, bali, yung tatay po nung si Luisito Jr. pumunta po sa bahay namin at tinawag po kami. Ang sabi niya po, mag-uusap lang po kami. Okay. So, ang akala po namin, mag-uusap. So, nag-uusap naman kami sa kanila. Okay. Ang sabi niya sa amin, mag-uusap. Tapos bigla na lang nung dumating po itong si Kaorong, si Bonifacio. Okay. Sabi niya po, parang huwag mo kong dinuduro-duro, ganun, di ikaw kinakausap po, sabi niya kay Gino. At pagkatapos po, nung biglang may hinampas na kami ng mga dala nilang kadena, planado po kasi nila lahat siya eh. Okay. Parang planado po nila, kasi hindi po namin alam na may baril sila eh. Okay.
Bakit may baril itong... Sino po yung namaril, sir? Si Bonifacio Senior po. Okay, si Bonifacio Senior. Bakit may... Si Luisito Senior po. Bakit may baril si Bonifacio? Sir, si Luisito po yung bumaril. Hindi po namin alam, sir. Sino po yung bumaril, sir? Si Luisito po. Luisito Senior. Si Luisito Senior. Okay. Opo. Yung bumaril. At saan po siya kumuha ng baril? Bakit siya may baril? Siya hubay security guard, police? Hindi po namin alam kung ano pong trabaho niya, pero din po din ang pinagtataka namin, ba't po may baril po sila? Yun nga po eh. Okay. So hindi niyo po alam kung anong yung katauhan nito. Basta okay. Alam niyo, nakapitbahay niyo ito at nakaalitan po ng pamilya niyo. Yes, po, Idol. Ano po ang pinagmula ng alitan, sir? Una po, nung gabi ng 27, itong anak po ni Luisito Senior, na si Luisito Senior, lasing po sila, kasama niya po yung Alan Macareg. Okay. Nakita nila si Jeffrey Aragon, yung kapatid po namin. Okay. Doon sa harap ng bahay namin, hinamon-hamon niya po ng suntukan kasi po lasing po sila. Then sabi tong kapatid ko, may record naman po kami, sabi ng kapatid ko, kung may galit din sa akin, pwede naman natin pag-usapan bukas na lang kasi lasing kayo. Mm-hmm. Tama. Okay. Ito naman po si Juan Luisito Junior, sabi niya, hindi ako lasing, pero halatang lasing na lasing po siya. Tapos yung sinasakal na po niya, parang nilalak niya po yung kapatid ko. Okay. So sabi ng kapatid ko, huwag mo ko ilalak. Hindi kita nilalak, inakben lang kita. So yung time na yun, nung bigla na lang sinuntok nitong si Alan Macareg, itong kapatid ko si Jeffrey. Okay. So yung kapatid ko, siyempre hindi po siya lasing eh. So nung sinuntok po siya, bumawi siya ng suntok nila sa kapatid na anak niya. Okay. Kasama nitong si Alan. Ngayon po, sugatan po itong si Luisito Junior eh. Nung sugatan po siya, nagsumbong ngayon sa tatay, sa mga magulang, ganon. Kay Senior, Luisito Senior? Opo, Luisito okay. Senior. Tapos, ang usapan siya kasi mag-uusap sa barangay, kinabukasan, parang ganon. Mm. Eh, hindi po natin yung usapan. At ang nangyari sa Lunes na schedule. Okay, so dumating si Luisito Senior, may bit-bit na agad na barel? Hindi pa po. Ang sabi pa po niya, mag-uusap pa lang daw po. Okay. Ang nakalagay sa likod niya, mga kadena, kahit po itong si Bonifacio Macareg po, dala din pong kadena. May dalang kadena si Bonifacio? Opo, dalawa po silang magkapatid na may dalang kadena. Tapos yung nakablock po... Para saan po yung kadena? Para saan yung kadena? Yung po yung pinampalo-palo sa amin, sir. Oh, okay. Yung po yung pinampalo-palo sa amin. Kahit itong si Kijan, yung anak niya, na nakablock, may dala pong tubo na malaki, mahaba. Teka muna, may kadena na, may tubo pa, at may baril pa talaga? Yes po. Okay. Kami po, hindi po namin alam ang gagawin namin kasi hindi namin alam na ganun ang mangyayari. Kaya nung time na yon, may nakita kami mga bote, yun ang pinambato namin sa kanila. Okay. E di nung time na yun, pumunta itong si Bonifacio dun sa bundang harap ng kalsada, tas may kinuhang baril. Pag nagpaputok mo ng tatlong beses, tapos ipinasa niya dito kay Luisito Senior. Yun na yung time na pinagpukan kami ni Luisito ng tatlong beses, tapos ang nasama niya kapatid ko. Okay, si Luisito Junior ang kumuha ng barel. May pinuntahan siya saglit, pagbalik niya may hawak ng barel. Hindi po, si Bonifacio po may hawak ng barel. Okay, si Bonifacio may hawak ng barel at pinasa po kay si Luisito Senior. Opo. Okay. At si Luisito ang nagpaputok. Pero bakit nadamay po yung inyo pong kapatid na wala namang kinalaman sa kaguluhan? Ang plano po kasi nila ay lahat kami. Kasi pinaputokan kami lahat. Ay, ibig sabihin parang ubusin kayo lahat? Opo. Kasi po sa video, makikita niyo po sa video idol na sabi niya, tawagin mo si Marlon, tawagin mo yung bayaw mo. Parang lahat kami pinapunta doon. Pinapalabas kami lahat. Okay. Ano pong baril ito? Ang sabi po sa police, kasi 45 po, caliber 45 idol. Nakita po din ni Gino kasi yan kung paano nila binaril. Okay, so may kita dun sa video, may takbuhan. So, opo. Sino po yung tumatakbo at sino po yung very clear, base sa kwento na ang naghahabol ay si Luisito. At opo. Meron siyang hinahabol na tumatakbo. Sino po yung tumatakbo? Yung mga bayaw po at kuya na ay pamangkin ko yung idol, nung nalaman nila na pinagbabaril na kami,
tumakbo na sila. Nung may narinig na silang putok, tumakbo sila na lalapitan kami para tumulong. Kaso, wala na, Sir Idol, dahil nabaril na po yung kapatid ko noon eh. Itong kapatid nyo, si Joy, nandoon sa eksena para tumulong sana. Nagbibidyo po, nagbibidyo para may ebidensya po kami. Nagbibidyo siya. Okay, opo. So siya yung napagbuntungan. Yung target talaga nitong si Luisito Senior ay hindi niya naabutan, kaya inabutan niya itong nagbibidyo yung kapatid niyo. Yun yung pinutok niya. Opo. Dahil po hindi nakatakbo, Idol, dahil pilay nga po, mati yung tamba. Mati yung kampanya, Idol, kaya hindi talaga nakatakbo na mabilis. Okay, 5 putok ng baril ang narinig po doon sa video. Okay, ilan po yung tama ng kapatid niyo? 6 po, Idol, 6. 6 po. Okay, doon sa 6 na putok, lahat po ng putok na yun tumama kay Joy lang. Isa lang po yung tumama kay Joy, Idol. Sa likod po. Sa likod po ni Joy ang tama. Naku po, okay. Kasi tumatagbo po kami. Sige po, sandali lang po, Sir. Nasa linyang telepono si Captain Rodrigo Estrada, Barangay Don Pedro Malasiki, Pangasinan. Chairman. Opo, opo, opo. Magandang tanghali po, Idol Rapi. Opo. Chairman, kilala niyo po itong mga namaril at kamag-anak daw po ng isang kagawad? Opo, kuya po nila yung namaril at kagawad po yung kapatid nila. Okay. At bakit po may baril? Yun po yung di po namin alam kung bakit mayroon pong baril. Hindi kaya baril to ni Kagawad? Yun ang hindi ko po alam. Okay, pero si Kagawad, sir, sa pagkakalam nyo, mayroong baril, lisensyadong baril? Ang alam ko, wala po eh. Pero malalaman din po natin yan. Na, yung baril po na ginamit, nasa ano po? Nasa pulis na, I would assume. Hindi po. Wala po sa pulis kasi hindi naman sumuko yung Luisito Senior. Nagtago na? Opo, opo, opo. Okay, ayan. Guys, huwag niyo muna alisin yung picture ni Luisito Senior. Gusto ko naka-plus lang. Ayan po si Luisito Senior. Okay, siya po yung nagtago. Ngayon. Okay. And then, yung si Bonifacio, kapatid. Kapatid po ni Luisito. Pwede, nagtago rin po? Nasumuko po sila, pero bigla pong nakalaya kasi ewan ko kung kulang po yung ano, yung papeles. Kulang sa papeles? Teka muna, teka muna. Tama mo si Atty. Garrett? Hindi. Kasi siya yung kumuha ng baril at ipinasa niya kay Senior. Dapat kasama to sa kaso. Kasama to sa murder na kaso. Tawagin niyo ang police, guys. Police. Teka muna, ba't pinakawalan tong si Bonifacio? Base sa kwento, di ba, base sa kwento, si Bonifacio ang nag-abot ng baril kay Senior. Tawagin si Atty. Garrett para kusunta tayo. Nasa liyan telepono si Colonel Wilmer Pagaduan, Chief of Police ng Malasiki, Pangasinan. Colonel, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, sir. Pinag-uusapan po namin itong nangyaring barilan dyan po sa inyong lugar na kung saan isa pong Joy Aragon, PWD, ang nabaril at patay. Alam niyo na po ito, ano, sir? Yes, sir. Yes, sir. Sir, na nagsumurendero po itong si Bonifacio Macaraeg na siya pong nagbigay ng baril kay Luisito Senior at si Senior po ang namaril. Bakit po hindi niyo kinasuhan itong si Bonifacio? At pina-inquest na at dapat nakakulong na ito ngayon. Yes, sir. Final namin yan Monday sa prosecutor's office. Hmm. Ngayon, yung appreciation ng prosecutor, kasi ang isang attachment namin dun is yung post-mortem. Post-mortem ng biktima. Ngayon, ang yun nga po, appreciation ng nung prosecutor. So, sorry, sir. Nahirapan ka. Tutulungan na lang kita. Okay. So, parang sinasabi nyo, mali yung appreciation ng piskal. Or, ang naging appreciation ng piskal, hindi dapat ikulong at kasuhan si Bonifacio bagkos pakawalan. Ganito, sir, yan eh. Okay. Meron pong mga eyewitnesses na nagsasabing si Bonifacio ang nagbigay ng baril kay Luisito. Yun na lang po sana ang statement ng mga eyewitnesses.
Actually, plus the fact na sumurrender siya, idudugtong nyo na lang doon sa murder na kaso na dapat kasama siya, hindi yung pinakawalan. Ito si Attorney Garrett Tungol. Attorney Garrett? Yes, sir. Okay. Pinasahan ni Bonifacio ng baril itong si Luisito Sr. at si Luisito Sr. binaril ang isang biktima, patay. Di ba dapat kasama sa makakasuhan dito na murder si Bonifacio na nag-abot ng baril? Tama po, sir. O nangyari po yung procedure. Dahil dapat sa unang filing pala, in-implicate na siya whether as conspirator or accomplice doon sa act of murder. Ngayon po kasi hindi mo na kayang, or hindi naman sa hindi kaya, but mahirap na po siya ngayong kasuhan dahil hindi po independent crime ang kanyang ginawa, bagkos siya ay isang element ng crime ng murder. Or siya ay, kung wala siya, hindi po nangyari sana yung krimen. So ngayon, mahirap nang ipasok siya as an additional accused doon. Nako, so ang nagkamali dito yung police. Or yung piskal, kasi sinasabi ng police, yung appreciation daw ng piskal, kaya pinakawalan. I would say dito na yung police ang mas mali, Sir Rafi, dahil tama naman si fiscal, no? Hindi naman crime on its own yung pag-abot ko ng baril sa'yo, eh. Rather, yung liability mo kasi is nakasabit dun sa principal crime, which is murder. Dapat sinama ka dun sa kakasuhan. Hindi ka pwedeng kasuhan on your own, kumbaga. So dapat yung police, pagpasa sa piskalya, nung complaint sheet kasama ng pangalan ni Bonifacio at may mga witnesses, yes, na magsasabing ang nagpasa ng baril kay Luisito para pumatay ng tao ay si Bonifacio. So idudugtong yon sa fiscal's office and yung fiscal, yun na nga, ikakasuhan na itong si Bonifacio at ikukulong. Tama po, Sir Rafi. No? Right now, ang magagawa na lang natin, although it's a bit risky, no? Hilain natin yung kaso and then we will just refile it. Or kung hindi yon, ang safer step natin is to move for the sa court na i-amend yung ating information or i-amend lahat ng mga taong kasama dun sa principal case. Yun na lang yung chance natin ngayong ma-implicate itong nag-abot ng baril, Sir Rafi. Okay. Anong yung ikakaso natin kay Bonifacio? Doon kay Bonifacio na nag-abot ng baril, Sir Rafi, ang maganda dyan, start out mo na yung ating accusation with a theory ng conspirator siya doon sa murder. Kasi kung wala siya, Sir Rafi, hindi sana nangyari ito pamamaril. Dahil siya lang ang chance nitong taong to magkaroon ng deadly weapon. Correct. Kasi kung hindi niya inabot yung baril, wala sana napatay na tao. Tama so, po, Sir Rafi. So kung ano yung kaso nung namaril, yan, ganun din ang kaso niya bilang conspirator, murder din. Yes, sir. Kasi ang theory ng conspiracy is the crime of one is the crime. So, yun. Okay, sige. Salamat, Attorney Gary Tungol. No ng Axia, yes. Chairman. Colonel muna, si Colonel. Colonel. Yes, sir. Yes, sir. Ilinawin ko lang yung sinabi ko, sir. Sige po. Actually, kasama si Bonifacio doon sa pinail namin, murder. Okay. Murder, attempted murder, 3 counts, then physical injuries and alarming scandal. Okay. Ang kuwan nga ni prosecutor is, ang naka-attach lang kasi doon sa folder namin is yung post-mortem. Ang hinahanap ni fiscal is yung death certificate ng victim. So during that time is pre-process yung death certificate, hindi pa napirmahan. Kaya during filing, yun niya po ang hinanap ni Victor. Teka muna, okay. So pinailan niya po ng murder itong si kaso murder si Luisito Sr. at saka si Bonifacio nung ikaso niya piskalya. Kaya lang at that time naghahanap ng post-mortem na hindi sir, post-mortem ang mayroon kami, ang hinahanap ni fiscal is yung death certificate. Death certificate? Para makasuhan ng murder. Wala kayong death certificate at that time na naka-attach? Yes, sir. Kaya... Kaya ang ginawa, pinakawalan? Kaya kinuha niya na for preliminary investigation. Attorney Garrett, tawagin niyo ulit. Di ko alam kung fiscal bang may problema talaga rito. So kailangan pa makita nung piskal na patay na yung biktima bago niya i-consider o i-appreciate niya yung kaso bilang isang murder because meron ng death certificate. Hangga't walang death certificate, i-dismiss muna yung kaso. Sige, Attorney Garrett. Pardon muna. Attorney Garrett.
Nasaan si Atty. Garrett? Hindi, dito para, well, meron tayong matutunan. Okay? Ganun ba yun? Okay? Parang very technical to ano? So hanggat walang death certificate, hindi pwedeng maideklarang murder pa yung kaso, kahit na post-mortem pa lang, therefore, i-dismiss ng piskalya or ibabasura muna. Ganun ba yun? Atty. Garrett? Atty. Garrett? Okay. Yung post-mortem, hindi in-honor. Hindi in-honor ng piskal. Tama ba si piskal o mali? I don't know. Atty. Garrett? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In fairness naman sa mga police, kasama sa pinailan ng kasong murder, itong si Bonifacio, tulad ng sinabi mo, accomplice. Yes, sir. Kaya lang, nung mag-submit sila ng ebidensya kay piskal, post-mortem lang. Ngayon, ang gusto ng piskal, death certificate. In the absence of death certificate, kaya binasura niya yung kaso at sabi niya, for further preliminary investigation na muna. Hindi bang... po pinasok agad, yes sir. Hindi, yes, sir. Kasi sabi ni piskal, nasa yung death certificate, ayoko ng post-mortem, wala sa akin yan. Parang ganun ang lumilitaw. Tama ba yung ginawa ni piskal? Medyo may supply. Medyo may supply po dito si fiscal dahil hindi lang naman po yung death certificate ang proof ng pagkamatay ng tao. I mean, it would be the best proof, no? But hindi yun yung only proof. Alam naman na, and it's established na patay na yung tao eh. Bakit kailangan natin ngayon ng death certificate aside dun sa post-mortem? Tapos ito pa, Sir Rafi, paano tayo magkaka-post-mortem nang hindi pa namamatay yung tao? So I guess medyo irregular, Sir Rafi. So supply dito si piskal? Yes, sir. Doon po sa appreciation niya and requirement niya na mag-submit ng death certificate, I think appealable yan. Okay. So appealable to. Pwede pang i-appela? Ngayon po, yes. Pero ang proper procedure po kasi talaga dito is to proceed with preliminary investigation. Yun na lang. Yun na po talaga ang gagawin pero, natin. Pero pinakawala na. Eh, nandun na sana yung isa sa mga yun, suspect. Sir. Ngayon, nagtatago na. Yun na po ang mahirap dito is to get yung... a presence ng akusado dahil ngayon malamang magtatago na sa gubat yan, Sir Rafi. Okay. And mahirap nang dalhin sa court. So therefore, itong si Piskal, training muna siguro. Siguro, training. Sir Rafi, baka kailangan bawasan yung stress ni Piskal. Mukhang nagkamali siya dito. Hindi kaya baka friendship ni Piskal yung mga kusino-sino dyan? Mga Poncho Pilato na nagbulong sa kanya? Possible. Possible, hindi. Sir Rafi. Diba? Anyway, sige. Attorney Garrett Tung ng AXIIS Particles, magandang umaga sa iyo. Thank you. Magandang umaga. Okay, sir. Colonel, in fairness sa inyo, wala pala kayong problema, wala kayong kasalanan dito. May kasalanan si piskalya. Tama kayong sinasabi niyo kanina, Colonel, mali ang naging appreciation ni piskal. Okay? So, Colonel, yes, meron naman sinabi si Attorney Garrett na pwede pa rin i-refile yung case at isasama na po itong si Bonifacio, isa sa mga suspect, accomplice, at murder pa rin. Okay? Yes, sir. Actually, sir, nai-pa-receive na namin yung death certificate, yung mga supporting affidavits. Pati yung kwan na rin, sir, pati yung CCTV kasi kailangan ng affidavit din ni Kapitan dahil siya yung may kwan sa CCTV footage and at the same time, yung nag-video nung sa cellphone. Okay. Kaya sa ngayon, sir, na-submit na namin sa piskalya yung mga documents, sir. Kailangan, sir, kompleto po ano yung mga documentation ninyo para this time around, baka si piskal, sasabihin naman yung piskal, uy, kulang. Ano, kulang ng katangahan. Ay, sorry. Kulang ng kapritso, imbis na ka-appreciation. Anyway, I'm just kidding, Colonel. Yes, sir. Make sure, Colonel, sa pag-file nyo ngayon ng kaso, itong refile, lahat po ng ebidensya, nandoon na. Yung CCTV, statement doon sa nag-video, tapos yung video, and then si chairman na magbibigay ng salaysay, etc. Lahat po, covered. Yes, sir. Okay, see, para walang wala nang kawala, para this time kapag pinakawalan pa rin ni piskal, eh pwede na ninyo balikan si piskal. Piskal, mukhang hindi mo ata alam ang ginagawa mo, di po ba, sir, Colonel? Tama. In fairness sa inyo, Colonel, ginawa niyo naman po palang trabaho niyo ng tama.
sa umpisa. Kaya lang si Piska lang po ata medyo sumablay ng konti. Okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Colonel, maraming salamat po, Colonel. From time to time, kami po itatawag sa inyo para kumustahin po yung kaso. Thank you po, Colonel. Yes, sir. Welcome, sir. Maraming salamat. Magandang umaga, Colonel. Kagawad, yeah. Virilio Makaraeg, kapatid ni Luisito Senior. Kagawad, magandang umaga. Kagawad? Kamunin po, sir. Opo. Kagawad, yung baril na ginamit ni Luisito Senior, kaninong baril po yon? Awang ko po, sir. Hindi sa'yo? Hindi po, sir. Sure ka, kasi malalaman din namin yan later on sa gagawin investigasyon ng PNP. Magkaalamanan. Yes, so ngayon pa lamang sana, magdeklara ka na kung sa'yo talaga o hindi. Baka naman, wala ka namang kasalanan kung tutusin. Yung baril ay kinuha lang sa'yo na hindi mo alam. Nakatago siguro yun at pinakialaman. Ganun ba yung nangyari sa palagay nyo? Hindi po, sir. Ewan ko po kung saan po niya kinuha yun, sir. Hindi mo baril yun? Hindi po, sir. Okay. Bakit may baril si Bonifacio? Si Bonifacio po? Opo, opo. Si Bonifacio po. Opo. Sa pagkakalam ko, sir, hindi po umahawak ng baril yun. Sa pagkakalam mo? Eh, meron baril nga. Nakamaril na nga sila eh. Ano bang trabaho ni Bonifacio at bakit may baril? Wala po, sir. Walang trabaho. Ano po yung baril ninyo na nakalisensya po sa inyo? Meron kayong license firearm, di po ba? Wala po, sir. Wala po. Wala. So, ibig sabihin, paltik yung baril ni Bonifacio? Ewan ko lang, sir, kung saan ho galing yun. Baka tala siguro nung Luisito. Galing ho siya ng Pampanga nung ano, sa Bago ng Gabi. Ah, baka galing ka Pampanga. O sige. Kagawad, sabihin mo na lang dito sa mga kapatid mo na sumuko na lang. Opo, sir. Pwede? Opo, sir. Para makatulong din po sa image nyo ito, dahil kayo bilang isang kagawad dyan sa inyong lugar, eh, kumbinsin nyo na sumuko na lang sa mga otoridad. Opo. Magbigay ng kanyang statement. Okay, sir? Okay. Salamat po. Gusto nyo po mananawagan sa inyong mga kapatid, kagawad, para sumuko? Go ahead po, kagawad, para mapanood nila ito. At kapag napanood nila ito, eh baka sundin ka dahil ikaw nakakatandang kapatid data. Okay, go ahead po. Sir, manawagan na po kayo sa mga kapatid nyo, sir. Actually, nandito po yung isa kong kuya. Nandito lang po sa ano. Sino po yung nandiyan? Si Kialowi po. Yung Luisito po. Senior? Kialowi, kung saan ka man naroon. Nananawagan ako na pwede sumuko ka naman. Hindi kasi fit na makapuntakit. Pakikisapan sana kita na sumuko naman. Okay. Alright, yan. Sige, nanawagan na po kay Luisito. Pati kay Bonifacio na rin, sir. Manawagan kay Bonifacio. Actually, sir, nandito lang sa amin sa barangay. Nandiyan lang si Bonifacio. Si Luisito palang tatago. O, sige po. Okay, okay na po yan. Nanawagan na po kayo. Salamat po, kagawad. At mag-cooperate po kayo sa mga otoridad, kagawad. Huwag ho kayong makialam, makisawsaw. Or, opo, sir. Mag, di ba? Yung opo, magtakpan sir. Itong inyong mga kapatid. Kausapin ko lang po si Chairman. Chairman? Opo. Chairman, makipagtulungan kayo. Importante kayo rito sa kaso. Ayon po dun sa sinabi ng polis na kausap kanina. So makipagtulungan kayo para makakuha ng justisya itong biktima. Okay, sir? Opo. Pati yung CCTV, make sure na hindi po nabura, ha? Hindi po na-edit. Wala pong nabura po. Okay, very good. Meron po kayong hawak na CCTV footage dun po sa pamamaril? Na ay wala po sa footage ng pamamaril. Dito lang po sa ano, kalsada. Sa kalsada. Pero importante pa rin po yun kahit papaano, makakatulong din yun, sabi ni Colonel na kausap ko. Salamat po, Chairman. Opo. Maraming salamat po, Idol. Opo. Sir Bilis, Sir Gino. Sir, Idol. Okay. Nasaan po ngayon nakaburol inyong kapatid? Nasa bahay po namin sa Don Pedro po, kung saan po nila pinatawin. Okay. Sige po, magpapunta po ako dyan ng reporter namin para magbigay po ng tulong, ayuda po para sa inyong pamilya. Okay. Maraming salamat po, Idol. Sige po, sasagutin po namin yung pagpapalibing at saka yung funeral services, okay? Para wala lang problema yun. Mata, Idol, malaking tulong po sa pamilya po namin yun, Idol. Walang-wala po talaga kami, kaya talagang nananawagan kami sa inyo. Pinilit po namin makarating sa inyo, Idol. Kasi alam namin kayo po makatulong po sa amin. Bukod po sa funeral services, pati pagpapalibing, magbibigilan po ako ng cash assistance po. Okay, sir? Para sa inyong family. Idol, thank you. Maraming salamat. Walang anuman po. Sa muli, nakikiramay po kami, sir. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Okay. MJ, anong sabi ng mga netizens? Idol Rafi, sobrang lungkot ng mga keyboard warrior natin ngayong Biyernes. Sabi nila, isang
buhay na naman ang nawala dahil sa ganitong pamamaraan. Si Sandri Gray, sabi niya, ang tatapang nyo, tapos ngayon nagtatago-tago kayo. Baka wala pa ang lisensya yung baril na yan, ano? Si Alex Pabroa naman sabi, sa panahon ngayon, dapat nagkakaisa tayo mga Pilipino. Hindi puro pagmamayabang na lang, wag ganon. At eto na lang, Idol Rafi, just to close, si Apple Odonio. Naku po, yan ang iiwasan natin kapag umiinom tayo sa tiyan, ilagay, hindi sa ulo. Huwag tayo magpapakontrol sa alak. Yung alak ang kontrolin natin at iwasan natin kung pwede. Ayan ang sabi ng mga keyboard warrior natin. Back to you po, Idol Rafi. Salamat MJ Marfori at magbabalik pa po ang Idol in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Makakausap po natin si Razel Agramon, ate po ito ni Ralph Agramon. Ito po yung bata na lunod, ano? Kausapin natin si Ma'am. Ma'am Razel, magandang umaga po. Yes, sir. Yung kapatid niyo ba yan ba si Ralph? Apo. Siya yung pinagtripan ng kanyang tropa, yung pinaikot-ikot. Eh sino ba naman ang hindi malulunod sa ganong klaseng sistema na paikot-ikuting ka tapos hilong-hilo ka na? And then itutulak ka sa swimming pool, eh kahit na siguro ikaw ay professional swimmer o kahit pa Olympic swimmer ka, kung hilong-hilo ka na at biglang ihahagi sa swimming pool, aba, eh malulunod ka nga, ito pa kayong bata. Buti na lang at safe na itong bata, itong si Ralph. Nasa ospital sila ngayon. Ang good news po ay okay naman si Ralph. Ayun, kanina nakita niyo na po, katabi po ni Razel. Ang gusto lang po kasi mangyari daw ni Ralph, kung siya raw ang masusunod at kung siya ang tatanungin, ay mag-a-public apology lang daw po itong sina Richard, Jasper, LJ at Froilan. Mga tropa niya po ito. Wala naman daw siyang sama ng loob na ang gusto lang niya mag-sorry at sana may kapupulutan po daw na aral itong nangyari sa kanya. Tama nga naman. Yung mga bata, through their parents, itong tropa has to apologize to him. Eh, karapat-dapat nga naman talaga mag-sorry. Okay? And para sa akin, ito pong swimming pool operator nito, yung resort, kailangan din mag-apologize o kung kinakailangan merong managot, eh sila yung unang mananagot dahil number one, eh bakit walang lifeguard? Okay, number two, may CCTV pero wala naman palang nagmo-monitor sa CCTV. Dapat yun, kung merong lifeguard doon, habang pinapaikot-ikot pa lang yung si Ralph, eh then the lifeguard could have stopped that. Pwedeng sinabi, hoy, bawal yan, huwag niyong ginagawa yan. Ang tagal ng pinaikot-ikot yung bata, eh, nasan yung lifeguard? At kung nandun yung lifeguard, bakit hindi niya pinahinto? Okay? At pinabayaan niya na hanggang sa dumating sa puntong yon. Razel, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Sir Rafi. Nandun ba kayo sa pangyari? Nangyari? Wala po. Okay, base po sa kwento ni Ralph sa inyo, ano ba nangyari doon sa swimming pool na yon, madam? Yung una po, Sir Rafi, nagyaya po yung mga kasama niya na lumangoy sila. Okay. 10 feet to 5 feet. Oh. So, opo, marunong po lumangoy yung kapatid ko. So, pagkakita ng lifeguard na marunong lumangoy yung kapatid ko, nakampante yung lifeguard kasi mas marunong pa siyang lumangoy kaysa sa lifeguard. Ho-ho! Okay. Sige po, go ahead, sorry. Tapos yung, ano, yung ikadalawang laro nila, yun na nga, Sir Rafi, inikot-ikot siya bago inihulog sa pool. Yung lifeguard, hindi man lang pinagbawalan yung ginawa nitong tropa ni Ralph sa kanya. Pangalawang beses na pala yan. Sa unang insidente pa lang, hindi niya inawat, oy mga iho, wag yan, bawal yan. Hindi po kasi sabi po ng lifeguard, Sir Rafi, akala niya po gumagawa lang po ng video yung mga bata, kaya hindi niya po ito nilansin. Pinabayaan lang niya. Okay. Bakit yun po nasabi na mas marunong pang lumangoy si Ralph kaysa doon sa lifeguard? Kasi po, ano, Sir Rafi, nakausap po namin yung lifeguard kagabi. Aha. Ano sabi niya? Sabi niya na magpasalamat kami sa Diyos kasi binigyan pa si Ralph ng ikadalawang buhay. Okay. Tapos siya po yung nagligtas kay Ralph. Sino po nagligtas kay Ralph? Yung?
Lifeguard. Yung lifeguard po, opo. Eh, marunong palang lumangoy kung naligtas niya, in fairness, kung naligtas niya si Ralph. Opo. Eh, pero bakit tapos nasabi... na po yung nag-CPR. Okay, so in fairness po dun sa lifeguard, eh, A, marunong siya maglumangoy kasi nasa gip niya si Ralph. And opo. Then B, ginawa niya yung tama, which is yung CPR, ibig sabihin, nagamit niya kanyang training. Opo. Ang mali lang siguro ng lifeguard dito ay nakaligtaan niya, pagbawalan... Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Round 1 ng bigay ng tulong, hatid sa atin amazing pure organic barley. Ito pong inuming 6-6 sa vitamina, minerals, micronutrients at fiber. Diyos ko, mas marami pa itong vitamin C kaysa sa orange na prutas. Pampatibay ng immunity, panlaban sa stress at pangihina. Feel amazing at bilhin ng amazing pure organic barley sa website o sa Liti Mo Distributors ng IM Worldwide. Pero bago niyan, paano ba ito, Chang Margs? Yes, Idol! Mga kapatid, tatlo sa ating mga keyboard warriors ang may chance ang mabigyan ng limpak-limpak na tulong. Araw-araw kasi may tatlong rounds tayo kung saan take 10,000 pesos ang ibibigay. May paningit pa na 5,000 pesos at 3,000 pesos. Bawat isa, ilalagay sa mga envelope na may markang Ayuda 1, Ayuda 2 at Ayuda 3. Pero ito ang catch. Walang clue kung alin sa Ayuda 1, Ayuda 2 o Ayuda 3 ang naglalaman ng 3,000 pesos, 5,000 o ang pinakamalaking ayuda na 10,000 pesos and up. Kung kayo po ang maswerteng matatawagan, tatlong M ang dapat ninyong gawin, ang mag-mute, makinig at manood. I-mute ang inyong TV para mapakinggang maigi sa inyong telepono ang mga sasabihin ni Idol. At manood dahil nagbibigay ng clue si Idol Rafi. Saka po i-reveal kung ano ang laman ng napili mong ayuda. Kung hindi naman napili ang envelope na naglalaman ng jackpot sa round na ito, na balita ko ay higit 100,000 pesos na ha, matik na makakarga yan sa jackpot ng susunod na round. Kung sakali namang bokya ang resulta, abay pwede ka pang magpadala ulit ng entry sa ating comment section para makasali muli. Pero ito po, pakiusap na rin natin sa ating mga netizens. Kung natawagan ka na noon at nanalo ka pa, abay give chance to others naman, kapatid. Back to you dyan sa studio, Idol. Salamat, Chang Margs. At ngayon, ito na. The moment of truth. Ang ating ayuda portion kahapon na natalo si Shari. Kung hindi ko lang inoferan yung nakahula, eh di nakuha na saan yung pot money. Okay. Now ngayon, since sunog na si Shari, napag-isipan ko, ipasa na ngayon yung torch trono dito kay Yuki. Kaya mo ba? Kaya, Idol. Kaya mo bang palaguin yan? 109, ano? Kaya mo magawin yan 209? Kaya, Idol. Baka mamaya, ngayon pa lang, hindi ka pa naka-first base. Kuha na agad. Kaya, sige. Tawag na muna tayo. Okay. Tingnan natin, ha? Idol, siya po. Medyo mainit? Baka pwedeng pa konting aircon natin, please. Okay. Glarimycel. Glarimycel. Ano Glarimycel. Sabi? Ano sabi? Hashtag talunin si Shari. Okay. Hindi, ngayon, hashtag talunin si Yuki. Hashtag talunin si Yuki. Sir, Idol, good day po. Miss Yuki, try mo po ako. Hindi mo ako matatalo. Bisaya kaya ito. Oo, oh, pwede. Tigasin, matibay ito. Hindi mo ako madadala sa pa-poker face mo. Mga Bisaya, kalahi. Tingnan natin kung talagang maiangat yung bandila natin. Ma'am, Glarimcel. Glarimcel? Mali. Glarimycel. Glarimycel. Anong shortcut ng pangalan? Pakitanong na lang. Para hindi shortcut ng pangalan niyo, ma'am. Garly po. Garly. Garly. Okay, Garly. Okay. Kaya mo ba siyang... Garly po. As in girl po. Garly. Ah, Garly. Garly, kaya mo ba itong yes, si Yuki? Sorry. Yes po. Ma'am, pamute na lang po ng ating TV para marinig kayo ni Idol Rafi. Okay. Opo, opo. Okay. Okay. So, ma'am, alam mo ba na 109,000 na ngayon ang top ayuda price? Yes po, alam ko po. Okay, sige. Kakayanin mo ba itong si UK? Tingnan na. Sabi mo kasi, kakayanin mo raw si Shari. Ngayon si UK na. Tingnan natin kung kakayanin mo si UK. Exercise UK. Pahingi po ng clue po si Idol. Ah, bibigay yan. Okay. Sige, UK, ito na yung clue ha. Umpisa mo na. Ate Girly, dahil unang araw ko ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na makuha ang jackpot.
nasa akin ang jackpot. Hindi ko ibibigay kay Shari dahil gasgas na ang credibility nito eh. Aba. Gusto ko sanang ibigay kay Yasi dahil bago siya. Pero naisip ko baka magtampo si Shari. Aha. Hindi ako ganun, kaya ilalagay ko na lang sa sarili ko. Ah, para maging patas ka. Para maging patas ako. Fair. So, ibig sabihin dahil first time mong maghawak ng... Matulungan niyo po ako pang paggawa ko po talaga ng bahay kubo ko. Kahit kubo lang po. Okay. Ayan ma'am, imalay mo ma'am, pag nahulaan mo, hindi lang kubo. Malaki-laking bahay din, 109,000. Ah, sige ma'am, hulaan niyo po ma'am. Ah, sige po. Sa'yo, pangalawang clue po. Wala, yun ang clue. Yan ang po. Oh. Sabi niya sa kanya raw, sa, maniniwala ka ba? Kasi first time niya ngayon na maging timoner, team leader. Sabi, ulitin mo ulit. Sa mukhang ito, ate, hindi ako magsisinungaling. Dahil first day ko, bibigyan kita ng pagkakataon makuha ang jackpot. Oh, okay. Sana po, jackpot po yan. Kaya nga po, kung sa tingin mo, nagsasabi siya totoo, then kunin mo siya, mali mo, 109,000 yan. Or pwede rin 5,000, pwede rin 3,000. Nasa inyo yan. Ano sa palagay niyo, ma'am? Ano? Si Sharipa. Tahimik ako ngayon. Ha? Si Jerry. Wala nang stress. Wala na. Wala nang stress. Boss pa talaga ako si Idol. Oh, ano number, ma'am? Ma'am, please. Ano po? Gusto ko po talaga siyang talunin. Pero baka po nasa akala ko ba sabi mo, mga Bisaya, hindi kayang talunin. Saan po kayo? Sa Mindanao kay ma'am? Yes, po. Sambanga din, sir po. Oh, mga Bisaya, abi na ako, ano ka, magaling, nag-wise. O, mawisean mo si Yuki. Itayo mo bandila natin, mga Bisaya, speaking. Pastila ng taon. Nasa kanya po kasi yung 95,000 eh. Kanino? Kahapon po, na kay Yuki po. Kay Yuki kahapon? Opo. O, so may posibilidad na baka binalik namin sa kanya? Opo. At dahil first time niya, baka nasa kanya nga. Nasa inyo, ma'am? Sa 2 po. Sa 2? Okay. 2. Okay na, umpisa na natin. So, ito, ngayon magkaalamanan kung ito ba may kredibilidad o giba ang kredibilidad nito or laro lang walang personalan. 1. At 2. At 3. Ayun. So ma'am, 5,000 pa rin. Pero pa rin, kaysa napili mo yung si Shari, 3,000. Oh, thank you, mama. At meron tayo accomplishment report. Thank you, Sir Rafi. Ito na po amin ganyo, ayuda sa amin. Binili po namin ng bigas, biskuit, at sabon. Maraming salamat po, Sir Rafi. At ang natira pong pera ay ibabayad po namin sa aming motor. At maraming salamat din sa Amazing Pure Organic Barley na 6-6 sa inuming vitamina, mineral at fiber. Maraming salamat po! Hey po, Sir Rafi. Ito na po yung ayuda akin na panalunan. Binili ko po ng bigas at diaper. Natitira po, bibili ko po ng pagkain po ng mga bata. Maraming salamat po, Sir Rafi Tulfo. At sa Amazing Pure Organic Barley, ang inuming 6-6 sa vitamina, minerals, at fiber. Maraming salamat po. Barangay Fatima, General Santos City, and Silang Cavite, sumasaludo po kami sa inyo. At magbabalik pa po ang Idol In. Una, okay naman kasi marunong naman akong lumangoy. Okay. Tapos yung pangalawa na nga andun, na tripan ako, na ganito yung gawin natin yung ganyan. Siyempre ako, kaibigan ko sila simula pa bata. Nagtiwala naman ako sa kanila, kaya yun, inikot nila ako.
Okay. Sa 19 na basis po. Ay, 16 lang pala. So, hilong-hilo ka na noon, nung pagdating ng pang-16 at saka sa tinulak kanila sa swimming pool? Hindi ko po namalay na tinulak na ako kasi nahihilo na talaga ako. Yung nakita sa video, pangalawang beses na yan o unang beses? Unang attempt po namin yan na ako. Ikaw lang magginawa ng ganon? Ako yung una. Kami sana lahat, pero ako yung nauna na... Nung hindi mo na malayan na ikaw pala ay hinagis na sa swimming pool, tinula, ano yung mga sumunod na pangyayari base sa iyong naalala nung habang nasa tubig ka na, nasa swimming pool ka na? Ang naalala ko po ay gumusto ko po na makapunta sa itaas ng tubig nang makahinga, ngunit yung paikot po ng tubig ay papunta na po sa baba. Di ko na naano yung sarili ko. Na walang kata na malayan, no? Tama? Opo, pero... may isang chance pa po na nakaangat pa po yung ulo ko at nakahigop pa po ko ng hangin pababa na siyang dahilan ng paghinga-hinga ko dun. Kaya, ang kalipas ng ilang minuto, di ko na alam anong nangyari. Doon ka na nawala ng ulirat. Now, sino yung unang sumagip sa iyo pumunta swimming pool para isagiping ka? Alam ba nung mga kasama mo, yung tropa mo, na nalulunod ka na? Hindi. Nakita ko nga sa video, pinagtatawanan lang nila ako kasi sabi nila baka lang daw nandiyoke ako. Oh, okay. So hindi nila alam na seryoso na palang sitwasyon doon, life and death situation na yon. Okay. So, sino yung lumundag sa swimming pool at sumagip sa'yo? Unang lumundag po yung kaibigan ko na, unang kaibigan ko. Tapos nakita ko sa video, parang tiningnan lang ako. Okay. May tumingin lang and then... merong dalawang lalaki doon sumagip sa'yo. Isa ba doon ang lifeguard? Opo. Lifeguard bang unang sumagip sa'yo? Opo, siya po yung una po talaga. Kasi yan, nagdadalawang isip na sumagip yung kaibigan ko sa akin kasi para daw ako ng... nagjujo. Para lang daw ako nagbibiro. Pero ang tanong ko, bakit hindi kayo pinagbawala ng lifeguard? Kasi kampante naman po siya. Kuya Rafi, yung una kaming nakita na nangliligo. Okay, kampante yung lifeguard. Nasabi kanina ng ate mo na mas marunong ka pang lumaway kaysa lifeguard. Opo. Kausap po natin si Mr. Marlo Canales at mga kasama niya SG. Magandang umaga po sa inyo, all the way from Cebu City. Kasama niya si Mr. Charlie Bantayaw, Mr. Lebert Hobro, and Roland Llenos, Mr. Eduardo Benlot, at Mr. Carlo Canales. Sir, good mayong buntag sa inyo dyan sa Cebu. Oh, mayong buntag, sir. Mayong buntag, sir. Okay. Wala po sa tama yung pasahod ninyo. 12 hours, walang overtime pay. Below minimum wage. 404 dapat dyan sa lugar ninyo, Cebu. Pero 366 lang binibigay. Okay. Yes, sir. And then no 13-month pay. Nako po. Yes, sir. At walang pinag-duty ka ng walang lisensya? Yes, sir. Nako po. Nakakausap niyo po inyong operations manager tungkol po sa inyong kalagayan? Yes, sir. Nakakausap po natin, sir. Ano po sinasabi ng operations manager pag kayo po ay nagreklamo? Tungkol doon, sir, sa 13 months, sir. Sinasabihan lang kami na dapat daw ikaltas yung 13 months sa sweldo namin. Ikaltas sa sweldo ninyo? Yes po, sir. Napakababa naman po, sir. Tapos kakaltas ang pang ganun. Mali yata. Pwede nilang utay-utay ikakarga sa sweldo ninyo, kada sweldo ninyo, yung 13 months hanggang sa mabuo yan before Christmas Day. Yun eh. Pero yung kakaltasan ka ng 30-month pay para ibigay din ulit sa'yo, parang lukuhan yon. Pwede natin guys makausap yung kanyang kanilang operation manager. Mr. Michael Amano, FEMJEG Security Agency. Mr. Amano, sir. Yes, sir, Rapi. Magandang tanghali po. Magandang umaga po. Sir, okay. Wala po sa ayos yung pasweldo. Below minimum, walang overtime pay, and then walang 13-month pay. Una na kita, sir, sabihin mo, sir, mababa lang kasing kontrata na ibinigay sa amin or hindi nagbabayad sa ayos yung agency. Tama? Ay, yung kliyente. Tama? Ang pagkakaalam ko po, sir, kasi ako po, sir, sa operations po ako. Apa? Sa operations. Apa? Ang pagkakaalam ko po, sir, na
sinasawaran yung mga guard ng tama. Sir, below minimum wage, sir, ang sinasawad sa kanila is 366. Whereas dapat 104 po ang minimum wage dyan sa Cebu. At 12 hours sila pinag-duty at hindi binabayaran ng overtime. Alam mo yan, operations manager ka. Siya, ikaw ang immediate supervisor nila. Di ba? Opo, sir, opo. Pero ang pagkakalan po, sir, na tama yung sinapasahod ng agency sa kanila. Eh ngayon, sir, alam mo na hindi tama? Yan muna, sir, ang iano ko sa boss ko. Yan muna, kung pwede, ano ko ba sa boss ko ba? Konsulta. Pwede rin ba, sir, ibigay ko sa iyo ang number ng boss ko? Sir, yung boss mo umiiwas nga eh, duwag nga eh. Kaya nga, ipinasa kami sa iyo eh. Oh. Di ba, sir? Hindi ko man, sir, masasagot lahat po ang mga tinatanong. Sir, sir, makinig ka, sir. Bilang immediate supervisor nitong mga nagreklamo, obligasyon niyo po yun na para tingnan kung ano po yung kanilang magagawa ninyo para mapabuti yung kanilang kapakanan sa pamagitan ng maging spokesperson for them papunta sa inyong boss, kung sino man yung busa-boss. Yes, sir. Opo, sir. Opo, diba? Opo. Opo. Imposible, hindi mo alam yung mga katayuan nila. Imposible, hindi nila nakikwento sa'yo. Nagbibingi-bingihan ka lang, nagtatanga-tangahan ka lang. Pasensya na po ha, sir, manager. Okay lang po, sir. Okay lang po. Mm-hmm. Pero sir, nasabi din po ba nung mga guards namin na... Na libre sila tirahan, libre pagkain? Yung tungkol din po ba sa client namin? Na mababa ang pasahod? Na mababa ang kontrata? Tama? Hindi naman po, sir. Hindi naman po sa mababa. Kung ano po ba, sir, yung inireklamo din ba nila sa Royal Cargo? Ano pong reklamo na sa agency? Ay, sa client? Ano po, sir? Sabi mo, sinabi ba nila yung ng mga tao ninyo yung tungkol sa client? Ano po yung sa client? Hindi, sir. Kung meron din po boss silang reklamo tungkol po sa client namin. Wala po silang reklamo sa client. Ang reklamo nila po, kayo, agency, dahil hindi nagpapasahod ng tama. At walang 13-month pay. Ang pagkakalam ko dyan sa 13-month pay, sir, noong 2020, December, pagkakalam ko, may pinadalang pera yung boss ko sa kanila. Colonel Jason Aguillon, OIC Regional Civil Security Unit Region 7. Sosya to, ano? Sosya? Yes po. Colonel. Okay. Yes, sir, Rafi. Colonel, pakitulungan po itong mga SG ng FEMJEG Security Agency dyan sa Cebu. Yes po. Ano natin po, para maano natin yung mga hinanain ng mga security guards. Alam ko, marami ng mga ganyan po. Oh. Opo. Wala pang lisensya, mababang pasahod and all. So alam ko, Colonel, mas malakas kayo kaysa Dole. So papuntayin nyo po dyan sa inyo itong agency para bayaran na po itong mga security guard. Pwede ho, Colonel? Sige po. Okay na namin para sa mga security guard. Opo. Po. Wag ho kayo magpa-auto rito sa FEMJEG. Alam ko, mas magaling kayo dito, Colonel. Ha? Daghan salamat, opo, Colonel. Karoon pa lamang, Colonel. Karoon pa lang. Daghan salamat, John. Okay? Okay, thank you po. Sige, action lang po namin yan. Mabuhay ka, Colonel. Para mapatawag natin yung... Yes po, thank you po, Colonel. Maraming salamat po. Opo. Mr. Supervisor. Sir, opo, sir. Oh, ano pa? Gusto mo? Unahan ko na. Yung mga sabihin mo. Ano pang gusto mong palusot? Alam ko na kasi lahat. Gamay na gamay ko ng palusot. Or, gusto mo, dagdag pa. Bago nag-apply mga yan, eh, sinabi naman namin sa kanila, mababa lang kontrata. Eh, pumayag naman sila. Eh, bilang pabor sa kanila, binigyan namin silang trabaho kaysa wala silang trabaho. Kawawa naman. Gusto mo ganun palusot? Hindi. Hindi naman po, sir. Ganun. Oh, hindi. Or, isa pa, eh, kaya mababa yan dahil libre pagkain, libre tulugan yan sila. Stay in. Okay ba yan? Hindi rin. Ayun, sir. Kaya yun man po ang nangyayari doon sa ngayon. Na sabi ko na nga ba eh. Na-accommodate man sila doon. Oo, oh, libre pagkain, libre tirahan. Kaya dapat below minimum wage ang kanilang tatanggapin. Tama. Sabi mo na, sabi ko sa'yo, nahuhulaan ko na agad eh. Sir, ang pangsupalpal ko dyan, bago kayo magbigay ng below minimum wage dahil kapalit nung pagbibigay ng free accommodation and food, dapat, sir, aprobado yun ng DOLE. Gets? Yes, sir. Very good. Good boy. Adaboy. Sige, sir. Intayin nyo lang po yung pagpunta dyan ng sosya, patatawagin kayo sa sosya para mag-report at bayaran po yung mga SG nyo. Okay? Yes, sir. Magandang umaga po. Sir Marlo. Yes, sir. Okay, patatawag po ng sosya itong agency. And then hopefully, sir, by next week, by Friday, mamonitor namin, bayad na po kayo.
doon sa mga kulang nila. Okay, sir? Yes, sir. Salamat po, sir. Magmo-monitor po kami. Thank you po, mga sir. Magandang umaga po sa inyo. God bless po. Magandang umaga din po, sir. Thank you po. Sir, salamat, sir. Idol. Yes, sir. Thank you po. God bless po. MJ, anong sabi ng netizens? Gulang pa more. Yan ang sinasabi ng mga netizens natin, Idol Rafi. Gaya ni FFM Pahuyo, sabi niya, obligasyon niyo yung mga CQ nyo, no? Dapat bigyan nyo sila ng tamang pasahod. Tao rin sila, okay? Deserve nila ang pinagtrabahuan nila. At syempre, si Marcelino Espiritu, sabi nga niya, Idol, sobrang sad to say. Ganyan talaga sa atin, ano? Kayang gulangan ang kung kayang manggulang ng empleyado, gagawin nila yan para kumita ng mas malaki. Kasi alam nila, kailangan kumita, lalo na ngayon may pandemya, maraming kakagat, 'di ba? At syempre si Shell Alejandro, yung mga nagsusumbong pa na keyboard warrior, Idol Rafi, sabi marami yan dito, nagpapasahod, hindi minimum, dito po to sa Leyte. Pwede sana mapakinggan din po ito. Ayun, sabi ng mga keyboard warrior natin, Idol Rafi, back to you po, dyan sa studio. Okay, salamat, MJ Marfori, at magbabalik pa po ang Idol in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama. Ngayon, Kuya Rafi, mga 2 to 3 minutes na ata, tumayo na po yung lifeguard. Sabi niya, uy, parang mali na to. Tapos sabi ng isa kong kaibigan na, sabi ng lifeguard sa akin na, huwag kang maniwala dyan, mataas yung hininga niyan. Ay, so yun, ang lifeguard naman, parang nakampante ulit. Tapos makalipas ang 1 minuto, sabi niya, parang mali na to, hindi na to maayos. Kaya yun, denied niya ako at, unang dive niya po sa akin, hindi niya po ako nakita sa pangatlo na po. Ah, so ibig sabihin, nasagip ka na sa ilalim ka na ng swimming pool? Opo. Lubog wala ka na? Wala na po ako ng line, opo. Okay, saka pa lang siya dumive. Pero yung habang ikaw ay nagkakaway-kaway, pumapalag-palag, yung lifeguard nakatayo lang? Opo. At pinagbawalan ng mga tropa mo na huwag pansinin kasi baka nag-inarte ka lang. Kaya pinabayaan nga niya na ikaw okay, ay pero nagkakaway-kaway. Opo. Pero sinagip niya naman yung buhay ko. Napapasalamat rin ako sa kanya. Okay. Sige. Kahit papaano, sinagip niya yung buhay mo. Pero opo, hindi dapat nangyari yun kung naging maagap siya kung ginamit niya kanyang training. Diba? Opo. Kung in-apply niya kanyang training na A, bawal yung mga bata naglalaro sa swimming pool tulad niyan. And then B, pag may nakita siyang kumakaway-kaway, eh dapat agad-agad lumundag siya. Hindi pwedeng ituring niya na yan ay biro lamang at hindi siya nakikinig sa tropa na wag mong tulungan yung guard kasi nagbibiro lang yan. So mas naniniwala siya sa mga bata kaysa sa sarili niya, sa desisyon niya, diskarte niya. Kausapin ko si Kagawad Evangeline Alejo. Yes po, sir. Okay, kasama mo raw yung mga tropa ni Ralph ngayon? Oo po, sir. Andito sila ngayon. Okay, pwede ba makausap yung isa sa kanila? Sino man pinakamatanda dyan? Ito po, sir. Richard po. Richard. 16 years old. 16 years old. Opo. Richard, bakit ninyo ginawa ito kay Ralph? Hindi po namin siya pinagtripan. Okay, so napag-desisyonan nyo lang na maglaro kayo ng ganito? Opo. O, parang biro-biroan. Helicopter challenge po kasi yon. Dati nyo na bang nagawa to? Opo. At wala nangyari dun sa unang ginawa nyo? Opo. Sa mismong araw na yun, ginawa nyo to o before this incident? Ibang araw? Ibang araw po. At walang nangyari? Walang nalunod? Opo. Nung nakita nyo itong si Ralph ay kumakaway-kaway na at hirap nang lumangoy, eh sinabihan yung lifeguard daw na huwag pansinin kasi nag-inarte lang yan at meron pang hininga yan. Totoo ba? Hindi po. Eh yun yung sinabi ni Ralph. Yun yung nakarating sa kanyang balita. Anong feeling nyo na ito nga si tropa nyo si Ralph eh muntik na mamatay dahil sa sinasabi nyong helicopter challenge? Anong naramdaman nyo ngayon? Sobrang lungkot po. Kung sobrang lungkot kayo, nung nasa ospital ba si Ralph, dinalaw nyo, kayo ba ay nag-sorry sa kanya? Opo, kami pa nga bumantay eh. Okay. Anong sabi ng mga magulang nyo sa inyo? Napagsabihan ba kayo ng mga magulang nyo? Opo. Anong sabi ng mga magulang nyo sa inyo? Pas ba daw namin ginawa yan? Okay, so at least pinagsabihan kayo. Ralph? Opo. Sa kabilang linya, yung mga kaibigan mo, nasabi mo sa aming research, eh, ang gusto mo lang is mag-sorry sila sa iyo, tama? Ano bang gusto mong mangyari ngayon? Ralph, ano bang naramdaman mo? Nandito po si Mama Kuya Rafi, siya na po daw bahala. Si Mama, sige. Pwedeng si Mama kasi si Mama ang guardian mo ngayon at mother mo at ikaw ay minor. Ma'am Cecil, magandang umaga po.
Ano po yung gusto niyo mangyari ngayon, ma'am, at ano po yung naramdaman niyo? Ano man ang sumbong na dala, basta. Dito tayo segment na kung saan ang mga akasong aking sinimulan tatapos ng paborito kong sidekick, si Maricel Tulfo Tungol. Ano meron, Mar? Hello! 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 Honey bun, sugar plum, podium, bumpkin, you're my sweetie. Ayan! Hello! Grayson! Okay. Ayan. Okay. Now, Mar, ano meron? Unang kaso natin, Papa, no, barangay Kagawad na nagtangay ng kanyang kasintahan, narito ang sumbong. Kasi po meron pong, no, may naisang pa po kami kaso sa kanya. May nangyari daw ho. Okay. Nahanap ba sila, Mar? Ipinalik agad ni Kagawad, Papa, no, ang kanyang kasintahan dahil sa panawagan ng kanyang nanay. At sila pala ay natagpuan sa Cagayan at balak pa sana nila pumunta ng Ilocos. Nako. Kakasuhan ba si Kagawad dahil dyan? Oo, Papa. No, hindi lusot si Kagawad sa kanyang kaso. Siya ay kakasuhan ng child abuse, kidnapping at illegal detention. Pero masela na ang kondisyon ng menor de edad dahil siya ay nabuntis na ni Kagawad. Pero pinag-ayos natin sila ng kanyang nanay. Narito ang pasasalamat. Maraming salamat po, Sir Rafi, sa tulong ninyo. Masaya-masaya po ako kasi kasama ko na po yung anak ko. Maraming salamat po. Very good. Next case, Ma'am. Next case, Papa, no? Isang girlfriend na nagre-reklamo tungkol sa kapanakit niyang boyfriend. Narito ang song ko. Bakit kayo magkasama dito? Saka bakit nandito ka, birthday ng anak ko? Bakit ganyan? Doon na po ako hinawakan ni JN sa mga braso ko po. Ginanon po niya. Para pong binalibag niya ako. Okay. Nagkaayos ba sila, Mar? Wala lang second chance, Papa, no? At hindi na rin nag-sorry ang boyfriend dahil mas pinili niya yung kanyang isang babae over dun sa kanyang girlfriend. So, anong naging ending? Itinuloy ng kanyang ex-girlfriend ang kaso na violence against women and children. Narito ang pasasalamat. Idol Rafi, hello po. Maraming salamat po dun sa pagtulong niyo po sa akin sa problema ko. Sa tulong niyo po, ayan po. Makakabangon din po ulit. Ayun. Good job, Mar. Maraming salamat. Maricel Tulfo Tungol. Good job. Okay, and now, balik tayo sa ating Aida Portion, second part. At ito pa ng IM Worldwide, distributor ng Amazing Food Organic Barley. Tawag na agad tayo. Shari, pakibilisan. Si Shell, Idol Rafi, natalo si Ma'am Shari. Nako, Yuki, kapangalan mo yung baby ko, pero tatalunin kita. Sige. Para sa diaper. Game. Michelle from Cebu. From Cebu. Okay. Sige, Bisaya. Tingnan natin. Michelle, magandang umaga. Nasa si Ma'am Michelle? Michelle? Ring, ayan na po. Michelle? Ma'am Michelle? The number you have dialed is next. Either unattended. Next. Okay, ito, Idol Rafi, si... Rubelin. Rubelin. Sige, dial agad. Ate Yuki, patalo ka na para sa baby ko. From Camarines Sur. Camarines Sur naman. Okay, sige, Kamsur. Dial agad. Rubelin. Kakayanin pa si... Ringing. Yuki. Sige, pangasal, Yuki. Yuki, pangasal. Oh. Para mawala sa focus. Ang contest... Hello po. Ma'am Rubelin. Hello po. Ma'am Rubelin. Yes, pa. Okay. Ma'am Rubelin, ma'am. Okay. Pahinaan lang po yung TV po ninyo para magkaintindihan kayo ni Idol. Okay. Okay na po. 114,000 po, ma'am. Okay, ito, ma'am, makulo ni Yuki. Yuki, sige. Ate Rubelin, ngayong round na to, magsasabi na talaga ako ng totoo kasi napahiya na ako kanina eh. Ayoko na mangyari ulit yon, kaya ako ang piliin mo dahil dito talaga nilagay yon. Kung ayaw mo ang piliin, si Yasi na lang ang piliin mo. Siya na lang. Kay Shari, wag na. Ha? Wag na si Ate Shari. Kasi ilang araw nang ano yan eh. Ano? Ilang araw na hindi nagsasabi ng totoo yan eh. Okay. So, ma'am, ano? Talagay mo? Ate Shari po. Naku, Shari, matutuwa yung mama mo nito. Magpasalamat ka. Ako, ayoko na lang mag-talk, Ate Rubelin. Salamat. Okay. Thank you.
Okay, buksan natin. Shari, nagtiwala. Magpapasalamat kayo. A one, a two, a three. Go, Shari! 5,000 kay Shari. Lights, 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 yeah. Lights, 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 yeah. Okay. So, magkong effective ka ata. Baka mapabot natin ito ng 200. So, ma'am, sino mas magaling? Si Shari o si Yuki? Masarap sa feeling. Anyway, ma'am, congratulations, meron kayong 5,000 pesos na ayuda. Hawak ni Shari ang 114,000 nandoon sa 3. Meron tayong accomplishment report. Magandang araw po, Sir Rafi Tolfo. Nagtanggap ko na po ang aking napanalunang ayuda. Ito na po ang aking nabili, bigas at mga groceries. At maraming salamat po sa amazing pure organic barley, inuming siksik sa vitamina at fiber. Maraming salamat, Sir Rafi Tolfo. God bless po. Tayasan, Negros Occidental. Sumasaludo po kami sa inyo at magbabalik po ang Idol in Action. Rafi, kasi may tumawag po sa akin na patay na daw yung anak. Ilang beses po ako nahimatay. Hindi, the time po nasa airport po ako. Hindi ko po matanggap kasi sobrang bait po ng anak ko. Lumaki na po siya ng ganito. Pero wala po siyang naging kaaway. Tapos, napaka-responsible ni Ralph. Magalang po talaga yung anak ko. Kaya po nung time na sabi nila patay na yung anak ko si Rafi, dasal ako ng dasal na hindi ko kayanin kasi sobrang malaking tulong din po yung anak ko sa mga kabuhayan namin. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? Ang gusto ko lang naman po si Rafi na sana wag na nilang ulitin yun. Wag na nilang gawin yun sa iba. Maturuan din ng leksyon yung mga bata. Kasi mostly po ngayon, Sir Rafi, yung gumagawa ng mga crime, mostly po yung mga teenage po talaga. Wala naman po yung galit sa puso ko, hindi po ako nagagalit. Hindi po ako nag-ano, Sir Rafi, no? Maghigante. Para sa akin, masaya po ako na buhay yung anak ko. Pero nung makita ko yung video na pinaikot-ikot yung anak ko, hindi ko kayang tignan. Yun lang po yung nakita ko, hindi ko tinapos kasi hindi ko kaya. Ayaw niyo pong panagutin yung resort? May pananagutan po dito yung resort sa nangyari. Kung ako pong tatanungin, opinion ko po ito dahil naging pabaya po yung kanilang lifeguard. Although last minute, na-save niya po yung buhay ng anak niyo, pero sana kung naging maagap siya, eh hindi sana nangyari ito. Kung yung nakita pa lang niya na iniikot-ikot ng anak niyo sa katinulak, sana pinagbawala na niya. Or nung yung bata nahulog sa swimming pool, sana lumundag na agad siya. Eh, hinintay pa niya hanggang sa malunod all the way, lumubog, saka pa lang siya lumundag. At nakinig pa sa mga bata na sabi na, pabayaan mo yung kuya, may hininga pa yan. May pananugutan ko talaga kung akong tatanungin. Maliban na lang kung ayaw niyo na rin po maghabol, then desisyon niyo po ito. Okay lang po si Rafi kasi buhay naman po yung anak ko. Okay, sige po. Hindi kita pipilitin. Sinasabihan lang po kita yung options niyo. Okay. So may pagkakamali po talaga dito yung mga bata. Ina-acknowledge nyo po na may pagkakamali pero para napatawad nyo na. So nagpapakatawaran, apologize na lang po ang gusto nyo mangyari sa bata. Sa ngayon po, Sir Rafi, di pa po ako. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama. Okay, last part ng ating ayuda portion natin ng I Am Worldwide, Amazing Pure Organic Barley. Ngayon, okay, tawagan na natin ang dapat tawagan. Sino? 119,000. 119,000 po ang grand ayuda prize. Sino na? Si Renelin po.
Sige, nasaan si Ma'am? Nandito na ang tatalo sa iyo, Yuki. Kami ang subukan mo at sigurado na ang pagkatalo mo. Okay, nasaan na? Renaline of Marilao, Bulacan. Bulacan, malapit-lapit lang si Ma'am Renaline. Nasaan na? Ayan na sir, ringing na po. Okay. 119,000, Ma'am Renaline, ready ka na ba? Manalo ng limpak-limpak na pera. Ma'am Renaline. Hello po. Okay, Ma'am. Ito na. Ready ka na bang talunin? Good afternoon po. Ready ka na bang talunin si ano, Yuki? Oo naman po. Kayang-kaya namin yan. Kayang-kaya. Sige. Tingnan natin. Yuki, spill. Ate Renaline, bago ako magbigay ng clue sa'yo, gusto ko muna itanong kay Shari kung paano ba magsinungaling. Alam mo, Yuki, ang pagsisinungaling, dapat kasi may kahalong ano yan pagsasabi ng totoo. Ah, ganun ba? Oo, hindi pwede kasi consistent na lagi kang nagsisinungaling. Dapat, at some point, nagsisinungaling. Dapat nagsasabi ka din ng totoo. Okay, sige. So therefore, paano ngayon? Mag-speaker. Salamat, Ate Shari. Ang masasabi ko lang, ganun pala yung magsasabi ng totoo. Oo. Okay. Nasa kanya ang ayudang. Kanino? Na kay Shari. Kay Shari. Ayun na one. Ang hinahanap nyo, Ate Renaline. Okay. Kung ayaw nyo siya piliin, ako na lang. Pero nasa kanya, nasa Ayuda 1 ang hinahanap mo. Okay. Eh, well, paano si Ayuda 3? Ah, direct. Tama muna yung tawa. Medyo ilimit yung tawa kasi natatakpan yung boses na na-overwhelm yung boses niya. Dapat konting timing lang. Okay, sige. Bakit kay 3? Wala. Wala kay 3 kasi baka isipin nyo, ano eh. Ah, nandyan pa din eh. Dalawang beses pa sa kanya eh. Ah, kanino? Dalawang beses na kanino po? Na kay Alcuta 3 po. Kay 3? Na kay Masi na dalawang beses po eh. So hindi pwedeng ulitin sa pangatlo? No. Tingin mo. Sabi niya dalawang beses, tama? Opo, dalawang beses. Doon. Anong advice mo? Sa Ayuda 1 ka na. Ano bang advice mo, Shari? Anong advice mo, Shari? Magsabi na siya ng totoo. Hindi pwedeng... Kasi kanina, consistent dalawa, hindi siya nagsabi ng totoo. Dapat this time, magsabi ka naman ng totoo. Okay. Para paniwalaan ka. Pabinyag ng anak ko. Oh, eh ma'am, 119,000, buong barangay, pwede mong ilibre. Oh, pag natumbok mo, 119,000. Sige po, kay Ayuda 1 po, kay Ma'am Sherry. Ayuda 1? Opo. Sure ka na? Ha? Opo, opo. Sa tingin mo, nagsabi siya totoo? Opo, mukha naman pong nagsasabi siya ng totoo sa oras na ngayon. Sa palagay mo? Lapit sa mata. Ayuda 3 na dalawang beses eh. Mata, mata. Pero kanina, banggit mo yung Ayuda 3, ma'am, para walang sisiyan. Nabanggit mo kanina Ayuda 3. Bakit mo nabanggit yung Ayuda 3? Basta lumabas sa bibig mo Ayuda 3. Kasi po yung, kasi po, yung dalawang unang round po, yung dalawang magkasunod na yun, dahil nasa kanya, baka po ngayon, iniba na po. Oh, so, posibleng tinanggal na? Opo. O, hindi ba yung posibleng inilagay niya para may pambinyag ka na? Nabanggit mo, biglang lumabas sa bibig mo, 3? Para bang may anghel na nagpabigkas sa'yo ng 3, kaya nabanggit mo yung 3? E mali mo, ito rin pampabinyag. Nasa'yo na yan. Opo. Or, sorry, kayo po. Maka nagsasabi po ng totoo ngayon. Kasi pwede rin kasi yung tatlong pagsisinungaling. Dalawang sinungaling ka pa lang, ano? Pwede yung tatlong sinungaling, tapos pang-apat, magsasabi ng totoo. May mga ganun eh. Si Sherry, ang kay Sherry ata, apat na sinungaling, bago ka nagsabi ng totoo, lima, parang ganun. Marami, kayo, nasa inyo yun, ma'am? Sige po, kay Ma'am Sherry na lang, tulungan nyo po sa happy, pangpagamot, ay pampabinyag po ng anak ko, at may sakit din po ngayon po eh. Ay, ganun? Okay, sige. Opo, inobosipon po ngayon yung... baby ko, kasi po hindi pa rin po siya nabibinyag. Ayan po, umiiyak po siya ngayon. Okay. Pati po yung panganay. Oh, sige, ito na lang ma'am, ito na lang ma'am. Para ano na, sige. Biling ko na lang ito ng 5,000. Kasi mali mo, baka 3,000 to. At least, tubo ka pa ng to. 5,000. Ayuda po. 10, last price. Ayuda, Sir Rafi. Ayuda po. Laban, ha? Opo. 15! 15! 15! Ayuda, Sir Api. Ba? Nakayong chili na po yan. Ipan niyo po kami para mabinyagan na yung anak ko, Sir Api. Okay. Okay na ba yung 20,000 na offer para sa binyag? Okay na yan?
Hello, Sir Rafi. Okay na ba sa'yo yung 20,000? Hello, Sir. Okay na ba sa'yo yung 20,000? O, 20,000. Bibiling ko 20,000. Ayuda, Sir. Ayuda. Sure? Opo, ayuda po. Sure? Uy, umiyak. Yung bata. Ay, ito na lang, mama, para matapos na tayo. Wala na. 25,500. Ma'am. Hindi ko kita marinig, Sir Rafi. 25,500. Ma'am, pakibigay muna si baby sa mga kasama niyo sa bahay. Magkano po, Sir Rafi? 25,500. Ayuda, Sir Rafi. Ayuda po. Okay, ito ma'am. Last na talaga, ha? Talagang. Last na. Kunin mo na si baby, ma'am. Binis. Para mainit rito. Ako, kung sakasakali, meron talaga mag-untog-untog ng ulo rito. Hindi nga, kung sakasakali, meron dito untugin yung ulo niya. Manghihinayang talaga, promise. Meron talaga rito. Hindi, isa lang masisiguro ko. Meron talaga rito mapapakamot ang ulo. Sure yan. Hindi akong sinungaling. Ha? Tingnan niyo mata ko. Hindi. Meron talaga rito, okay. Isa, na manginayang at mapapakamot ang ulo, magsisisi. For sure. Promise. Magkano po yung huling price po? 25,500! 25,500, daddy. Ano? Ma'am, kunting oras lang tayo. 25,500. Meron talaga ritong magsisisi at mapapakamot ang ulo. Sige, sir, ayuda po. Ayuda? Opo. Sure? Opo, ayuda po. Last price. Wala nang oras. 45,000. Promise. Last price. Dali. Tingnan mo nga kung ilang apang, ilang araw po. 10, 20, 30, 40. Apat na araw at kalahati. Apat, isang buong araw. 45,000. Pera na po. Pera na po. Pampabinyag po ng anak po. Pera na po. Pera na lang? Opo, pera na, sir. Sure ka? Pera. Wala na oras. Okay, ma'am. Sure, pera? Opo, pera na po, pera na po. Sige, one. Paano kung 3,000 na ito? Ang laki tubo mo. Sige, game. Pera na po. Sure, ha? Sure? Opo, pera na po. One, two, three, go! At least 45,000, pero kaya kanina man sabi ko, may magsisisit, may mapapakamot ang ulo, at yun ay si Yuki. Kasi natumbok mo eh, sabi ko eh, pang second round pa lang, nakuha na agad, kaya kakamot si Yuki ng ulo. Eh, di ba? At okay na po yan, sir. Maraming salamat po. At, malaki pa rin ito, 45,000. Opo, malaking tulong na po sa amin yan, sir. Ah, di ba? Sige po. Thank you po, ma'am. Thank you. Mabilis ka mahuli ah. Sinave kita. Sinave kita, kung hindi kita sinave. Naka 2 rounds ka pala, buti si Sir, umabot-abot ng 2 weeks. Eh, one week. Ikaw, wala pang isang araw. Bakit na magtapos, may mga pabati ba dyan siya, Marks? Yes, Idol, pinabati namin si Coach John Cabahog at ang V-Drink team. At hola, ayan. Happy birthday kay Randall Abakan. Maraming salamat. Lagi po siyang nanonood sa atin, Idol Rafi. Susunod na po ang lunch out sa TV5 at si Cheryl Corsair sa mga balita magpapabusog sa inyong mga kaalaman sa Signal Cell 1. Tandaan, magmas, maghuhus ng kamay. At lagi po tayo mag-ingat, Pilipinas at Chiang Mars at MJ. Ito na, sayawan na tayo! Too many runaways.